Good day, everyone. Today, we're going to continue our discussion about main topic 1, Philippines or Philippine literature. So, last time we talked about the story of Si Mabuti by Genoveva Edrosa Matute. So, in which we do a story analysis about that particular story. All right. So, I forgot to mention last time regarding the learning objectives for our main topic 1, Philippines. For our learning objectives, first, we have to discuss the themes of the fiction based on experience. And the second one is to compare the language used in the fiction and the present language. The third one for our learning objective is to talk about the emotions given by the fiction. And the fourth one is to evaluate the acts of the characters. And the next one is to compare Philippine society then and now. And the next one is to compare the mothers in the fiction. And lastly is to write commentary on women role. So that is for our learning objective for this particular main topic 1, Philippines. Alright, so let's proceed to the content of this lesson. Main topic 1, Philippines. So this is the second part or the last part. Okay, so let's proceed to the content of this lesson. Tataselo ni Rogelio Sikat. So as usual, ang ating unang gagawin, syempre, ay basahin muna natin yung summary. So, nilagay ko na dito yung summary ng kwento about ng Tataselo. So, bagaman, syempre, itong mga storya ng mga nagdaan na ating natatalaga ay ating nabanggit or sabihin na nating nadaanan yun na nung high school pa, di ba? Mga Tataselo. Okay, yung mga ganyan. So, yun ang mga pinaka-common. So, sa ngayon, syempre, mas ating titingnan ng malalim since nasa college na. Alright. So, ito yung summary. Okay. Para dito sa ating istorya, no, ni Rogelio Sikat Tataselo. So, kinuhanan muna natin ang summary. By the way, syempre naman, required na atin munang basahin, ano, yung kabuang istorya na ito. Okay? Na nakalagay sa description below ng ating videong ito or katabi ng videong ito. Okay? So, required na inyo munang basahin yung buong kwento. Okay. Sige. Dako na tayo sa summary, ano? So, after na mabasa natin yung buong istorya. So, sige, bibigyan ko muna kayo ng pagkakataon, ano? Para basahin nyo muna, syempre, yung istorya na buo. Okay, bagaman medyo mahaba siya. Sige, i-pause nyo muna ang video ito. Then, pagkatapos nyo mabasa yung storya, so saka tayo bumalik, ano? Yan, para dire-diretso, syempre, yung ating, kumbaga, flow ng lesson. Okay, at saka syempre, para makarelate tayo sa ating sinasabi dito. Okay, so i-pause nyo muna ito. Then, ating basahin muna yung full story na Tataselo. Alright, now na siguro ay ating nabasa na ng buo yung kabuang istorya no, ng Tataselo ni Rogelio Sikat, akin na munang, kumbaga, basahin ano, yung summary. So, itong Tataselo na kwento na ito, ang kwentong Tataselo actually ay patungkol sa isang matanda na hinangad lamang na makapagsaka sa kanilang lupa na naibenta dahil sa nagkasakit ang kanyang asawa. So, nais ni Tataselo na mapabalik ang lupa nila sa kanila pero dahil sa kawalan ng pera, hindi na ito napabalik sa kanila. Kaya nakiusap na lang siya sa Cabeza. Ang pangalan ay si Cabeza Tano na siya na lang ang magsaka sa kanyang lupa. So, hanggang sa isang araw,
na habang nagsasaka si Tata Selo, kinausap siya ni Cabeza Tano na umalis sa sinasaka niyang lupa dahil may iba na magsasaka noon. Ano? So nakiusap si Tata Selo ngunit hindi siya pinakinggan ni Cabeza Tano. Kaya nagawang tagainis Tata Selo si Cabeza Tano na siyang ikinamatay nito. Kaya nakulong si Tata Selo. Okay? So now, mismong diretso na tayo dito sa summary ng istorya. Kumbaga yun ay abihin na nating mas maikling buod ano yung ating sinabi. So nakalagay dito, nagsimula ang kwento sa estaked na kung saan pinagkakaguluhan ng mga tao si Tata Selo sa kadahilan ng napatay nito ang kabesang Tano na nagmamayari ng lupang sinasakahan ni Tata Selo. Naayon sa kanya ay pag-aari niya noon, subalit naisanla niya at naembargo. Nataga at napatay ni Tata Selo ang kabesa. So kapag sinabi natin kabesa, chief, so head, kumbaga, no? Taas ang katayuan. Kung anumang uri ng chief yan or chief of police, mga gano'n, diba? Sa kadahilan ng pinapailis ito sa kanyang lupang sinasakahan. Subalit, tumanggi at pinagpilitan ni Tata Selo na malakas pa siya at kaya pa niyang magsaka. Subalit, tinungkod ng kabesa sa noo. Paliwanag ni Tata Selo sa binatang anak ng pinakamayamang propietaryo sa alkalde at maging sa hepe na nagmalupit sa kanya sa loob ng stakid na pawang mga kilala ng kabesa. Nang makalawang araw, dumalaw ang kanyang anak si Saling na dati nakatira at na ninilbihan sa kabesa. So helper ni kabesa, no? Subalit umuwi ito sa kadalihilan ng nagkasakit ito makalawang araw bago ang insidente. Nakakahabag si Tata Selo nang maisipan na lang nitong pauwiin si Saling sa kadahilan ng wala na silang magagawa. Pinatawag si Saling ng alkalde sa kanyang tanggapan at pinuntahan niya iyon at hindi nakinig sa ama nito. Dumating muli ang bata na dumalaw sa kanya at inutusan upang pumunta sa tanggapan ng alkalde. Subalit hindi ito papapasukin pahayag ng bata. Hindi ito inalintanan ni Tata Selo at sinabi na lang nito na inagaw sa kanya ang lahat. So yan ang buod ng kwento ng Tata Selo, ng about sa Tata Selo ni Rogelio Sica. Ngayon, atin namang tunghayan ano, yung pag-aanalisa sa istoryang yaan. So actually, ito na naman, ano, dadako tayo sa mga ganitong usapin, yung mga emotional appeal, narration, new historicism, okay, mga ganong bagay. Kung mag-i-analyze natin ang istoryang ito na, siyempre sa katunayan ay activity ninyo ito, pero para may pattern tayo, siyempre, atin munang sasagutin muna ito ng sarili. Kumbaga, sasagutin ko muna, no? Siyempre. So, ayan. Unang tanong dito, ano, sa nakalagay sa emotional appeal. How do you feel about Tata Selo? So, how do you feel daw about Tata Selo? Yun ang unang katanungan, ano? So, siyempre, siyempre, kapag nabasa natin yung buong istorya, ano, mas masasagutan natin mga katanungan ito. Bilang sagot ano, sa katanungang una, na how do you feel about Tata Selo? So, ang magiging maaari nating sagot, siyempre, naaawa tayo. Ano? Kumbaga, we feel pity sa kalagayan ni Tata Selo. So, kinaawaan din natin siya sapagkat nakagawa siya ng heinous crime, kumbaga, no? Sa ngalan lang ng kanyang lupa at ng kanyang pamilya. Kaya niya nagawa na rin yon. Okay? So, yon. So, kumbaga, we feel pity, we feel sad, at angered na rin, ano? Sa realidad ng buhay na ang dating kasi kapag makapangyarihan
ay mas, sabihin na natin, mas malaki yung impluensya. Whereas kapag ka mahirap, kapag ka nagkaroon ng krimen or problema, ano, so hindi pinapakinggan. So all in all, sa number one, ang masasabi lang natin dito, kumbaga, summarize ng masasabi natin, ay we feel pity about sa kalagayan ni Tata Selo. Okay, kumbaga pinahapyawan lang natin na hindi natin binibigyan ng buong sabihin na nating sagot. Ano? So, para magkaroon kayo ng at least idea, okay, kung paano sagutin itong mga ganitong katanungan. Alright, so ngayon, number two, ano na tanong natin dito sa nakalagay? Read the lines that make you feel that way. So, paano ko nasabi na sabihin na natin naawa tayo kay Tata Selo? Ano ba yung line na tumatak sa aking isipan or tumatak sa ating isipan kung bakit natin nasabi na naawa tayo sa kalagayan ano ni Tata Selo? So, well, meron dong quotation kung ating alalahanin ano, sa istorya. Nakalagay doon na ang dating na habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinasabi niyang lahat ay kinuha na sa kanila. Lahat. Ang lahat ay kinuha na sa kanila. So yun yung line na nagsusupport dun sa ating sabihin na nating sagot sa una kung bakit natin nasabi na tayo naaawa sa kanyang kalagayan. Okay? So pati kanyang pamilya ay naapektuhan. So, given the fact naman na minorder niya yung si Cabeza, okay, yung head, kumbaga, kaya nararapat nga siyang ikulong, pero merong root cause kung bakit niya nagawa yon. At mamaya ay ating papansinin yung ganun bagay. Alright? So yan, at least ating nasagot yung katanungan ng read the lines that make you feel that way. Kinuha na daw sa kanya lahat, ano? So yung lupain na original na pagmamayari niya, pero naisangla lang niya, pero nung naisangla niya kay Cabeza at ay tila ba talagang totally na hindi na siya binigyan ng karapatan na magsaka. So yun, ganun na ang sabihin na nating magsusupport sa ating sagot na yan. Okay? So, ayun. Sige. Next na natin kaagad. So, kumbaga sabi ko nga sa inyo, pahapyaw or parang pinakasummary lang yung sagot natin, ha? Hindi yung very detailed. Actually, dapat yan ay may pagka-detailed na ano, yung bawat sagot sa tanong na yan. Kumbaga yung pinaka-main idea lang ano yung ating sinasagot. Okay. So, next. What is used by the author in those lines making you feel that way? So, ano daw ang ginamit na sabihin natin paraan or technique nung manunulat na si Rogelio Sicat doon sa line na nabanggit, ano? So, kung bakit natin naramdaman na ganoon, na naaawa tayo sa kalagayan ni Tata Selo. Okay, what is used by author in those lines making you feel that way? So, kung ating ere-recall, di ba, ating na-review last time, yung mga sabihin na nating narrative convention, di ba, yung mga ganon, narrative convention. So, ito, para masagot natin yung number 3 nga ba yun, ano? So, ang tanong is, what is used by the author in those lines making you feel that way? Pwede natin maipasok yung idea, okay, na nagsasabi dun sa ating nabanggit last time, ano, yung emotional appeal, okay, or pathos. So, kung i-recall back natin, ano, kapag sinabing pathos or emotional appeal, is another style technique used to inspire or pity a character. So, therefore, dito sa number 3, ang magiging sagot natin, ano, what dito sa katanungan na what is used by the author in those lines making you feel that way. So, nilapatan siya ng something dramatic revelation na rin, syempre, plus doon sa ating nabanggit, ano, or na-discuss last time, yung word na pathos or emotional appeal, ano. So, yun na mismo, ano,
So, emotional appeal or pathos. So, kaya kung mapapansin natin ano, sa istorya, di ba kapag sinabi natin pathos or emotional appeal, syempre ang focus niya na ay emotional effect. Okay? Yung emotional effect na naisulat ng writer na pagka nabasa natin bilang reader, so nagkakaroon ng impact kasi makikita natin doon yung mga gesture na ginawa ng karakter noong sa istorya na yon, ano? Yung mga gesture mismo, ano? Yung mga pangyayari, yung emosyon na naramdaman, ano? Nung main character or nung ibang character. Okay? So, yun lang naman, ano? Yung sa ating sagot para sa number 3 na yan. Okay? So, I hope na tayo ay nakakasabay. Alright. Sige, next. If it were not written that way, do you think you still feel the same? So, yan yung ating pang-apat na tanong. So, if it were not written that way, do you think you still feel the same? Well, if the story was not written in such a cryptic way, we may still sympathize with the characters because the tragedies that occurred in it is based on reality. Kaya kung makikita natin, ano, doon sa istorya, yung cruel acts, pati na rin yung rape, yung murder, so yung injustices. So, kumbaga, naroon na lahat. Or sabihin na natin, yung mga something na mga krimen, ano, or hindi makatarong ang pangyayari, ay nabibigyan ng ilustrasyon doon sa istoryang yon. Okay? So, ayun, yun ang ating masasabi. We may still sympathize, ano, kasi doon sa takbo ng istorya, alam naman natin sa sequence na si Tata Cello ay nakulong dahil sa accidental lang daw na pagpatay kay Kabesang Tano. Okay, I think let's proceed to the next. Ano, tapos na tayo sa emotional appeal. Dito na tayo sa next, which is about the theme. So, the theme of the history. So, unang tanong na nakalagay sa theme ng story, ano? What reality does the fiction present? Ito lang naman, kumbaga simple lang ang magiging sagot natin diyan, ano, dito sa theme na ito. 'Di ba may kanta tayong Tatsulok na ang dating, ang hustisya ay para lamang sa mayaman or mayayaman. Whereas yung mga mahirap, mahirap silang makakamit ng hustisya. Which normally naman na talagang sa kasalukuyan ay nangyayari sa ating sitwasyon ng ating bansa. O kahit hindi sa ating bansa, maging sa ibang bansa rin nangyayari yon. Kapag ka makapangyarihan ka, mayaman ka, malaki ang impluensya mo. Okay? Madaling magagalaw yung kaso. Whereas kapag ka mahirap ka, matagal. Mga ganong pangyayari. So yun ang maaari nating sabihin na nating sagot, ano, para dito sa number 1 sa under ng theme, what reality does the fiction present? Okay? So ganun. So yung mga kumbaga cycle ng injustices, ano? Yun yung nakikita natin commonly. Okay? So all right. So I think let's proceed to the number 2. So, what makes you think about it? So, kumbaga, paano mo nasabi na gano'n, ano? Okay? So, what clues does the author use to show the theme? So, bakit daw natin nasabi na gano'n? Na ang dating ay hindi makatarungan, ano, na kung sino yung mayaman na sa kanila yung kapangyarihan. Okay, mga gano'n. Meron nagsusupport, ano, dun sa ating nasabi na yan. So, for example, kung i-recall natin yung lines, ano, na nakasaad doon sa istorya, may nakalagay doon na, nakiusap pa po ako sa kanya, ngunit ako po ay tungkod po niya ako ng tinungkod. Okay? So, hanggang pumutok yung kanyang, ano, yung noo daw, ano, nagdugo, syempre. So, nandoon, amang sisaling sa presidente, wika ni Tata Cello. So, yayain mo nang umuwi. Umuwi na kayo. And lastly, dun sa line na nagsusupport dun sa sinabi natin,
Habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinabi niyang lahat ay kinuha na sa kanya. Lahat. Ang lahat ay kinuha na sa kanila. So, kagaya ng ating line na binanggit din doon sa kanina. No? So, kaya yun, nagsusupport doon sa injustices or sa hindi makatarungan na trato. Kasi nga, mahirap lang si Tata Selo, di ba? So, ganun ang pangyayari. So, sige, I think let's proceed to the next, ano, sa ating question number 3. Okay, so as a young person, what can you do about it? So, ikaw, actually, dapat nga kayo nagsasagot ng ano. Kumbaga, binibigyan lang natin ng idea, okay, kung paano sagutin ng mga ganitong katanungan. So, as a young person, what can you do about it? Ikaw bilang student, ano? Paano mo o ano magagawa mo kung ikaw yung nasa sitwasyon na ganun? Okay? So, ang maaring maging sagot diyan, ano? So, syempre, sa panahon ngayon, 'di ba? It talks about politics, okay? So, kahit dito sa store niya ni Tata Selo, okay na nagana pa rin yung idea ng kapangyarihan ng politician. Kasi binanggit na yung mga alkalde, mayor, kabesa, di ba sila ay mga itinanghal or binoto ng mga tao. Ngayon, di ba, kung makikita natin, may ibang mga politician na, kumbaga, or kalimitan, masasabi natin kalimitan, hindi lang iba, na masasabi natin na corrupt, okay? Na kumbaga, gahaman sa kapangyarihan na rin, okay, yung mga ganong bagay. And therefore, as a young person, ikaw bilang kabataan, okay, so what can you do about it? Kung naranasan mo or mararanasan mo yung ganong similar situation na pinagkakaitan ka, no, ng iyong lupang sinakahan, bagaman na napagbili mo, pero since sa mga pagkakataon na yun ay naghihirap ka at kailangan lang talaga, no, kumbaga. Now, in connection to that, di ba, ang masasabi natin, itanghal or sabihin natin, iboto natin kung sino yung karapat-dapat na political or candidate, political government candidate. Na masasabi natin, may mga katayuan syempre sa gobyerno. So, ganun lang naman kasimple na maaari nating masagot, ano, to vote wisely, ano. So, related dun sa ating politics. Or, on the other hand naman, sa mga ganyan, halimbawa, nakasaksi ka ng krimen or sabihin na natin tinrato ka ng something hindi na makatarungan, ano? Okay, ng something na mga tao na nakapaligid sa iyo or connected sa iyo kasi makapangyarihan sila at mapera, mga ganon, or merong posisyon, ano, sa gobyerno. So, kapag meron ng hindi maayos na trato, una pa lang, i-report mo na siya sa kinakaukulan. Authority. Siyempre, una muna, di ba kahit saan naman, ano, kapag kami ang alitan, diba, sa pamilya or what, ano, so, nilalapit sa barangay, mga ganun muna. Hindi agad police. Then, kapag matindi na, halimbawa, may kaaway na talaga na nagpapatayan na or what, gagawang krimen, yan sa police na. Mga ganun bagay, ano, na pwede nating magawa, okay? So, kung i-relate natin. So, I think okay na tayo dyan, ano? So, as a young person, what can you do about it? Sige, let's proceed to the next na, ano? Okay, next na siguro tayo, which is narration. So, dito sa narration, ating basahin, ano? Unang tanong. So, what narration, okay? So, what narration is used in this fiction? So, di ba, may tinatawag tayong narration convention. So, di ba, kinapapalooban nyo ng different techniques. At yun namang nabanggit na yun last time, ano? O sabihin na natin, na-discuss natin yung tinatawag na narrative convention. In which, dun sa narrative convention na sinasabi na noon, mayroong mga different techniques na ginagamit. Okay? So, particularly about sa characters, development of plot, settings, point of view, or style. Okay? So, yung mga ganong
sabihin na nating techniques under ng narrative convention. Ngayon, dito sa tanong na ito, what narration is used in this fiction? So, pwede nating ipasok yung word na backstory. Kasi nga, binalikan muna yung story or binaliktanaw yung mga nakaraang nangyari kung bakit niya napatay si Kabeza Tanyo, okay, or Tano, okay, ni Tata Selo. So, yan, dyan papasok yung tinatawag nating backstory. So, yun ang magiging sagot natin, yan. Alright, so, and then, pwede natin din ipasok yung idea na foreshadowing. So, foreshadowing talaga, no? Mga ganong bagay. So, kasi may mga hint na naipakita na maaring mangyari nga sa inaharap. So, foreshadowing. So, aside from that, dito sa number one, what narration is used in this fiction, under din ang technique sa narrative conventions na tinatawag natin, kung titingnan natin yung point of view, nasa ang point of view siya? Nasa first, second, or third ba? So, nasa third siya. Kasi nga, mas malawak yung tinitingnan. Ibig sabihin, mismong yung author yung nagkukwento or nagnanarrate. Diba, kung i-recall lang natin ha, yung mga point of view, different point of view. First point of view, second point of view. Pagka first, mismo ang narrator, yung character. Okay? Then second point of view, ang mismong narrator, or masasabi natin kinakausap pala, ay ikaw mismo. So, ginagamitan ng word na you. Okay? Yourself. Mga ganun. Whereas, ang third point of view, ay mismong parang globally mong tinitingnan yung story na, ayun nga, bilang author, ninanarrate mo ano yung story. So, ganun naman yung sabihin natin nga ginamit ano sa narration, sa fiction na ito. Okay? So, sige, huwag na natin masyadong pakahabaan. Alright, so I think let's proceed to the next number 2 na, no? Ang tanong sa number 2 natin ay, is there any other narration that would make this fiction more appealing? So, ano ang ating magiging sagot? Well, sabi ko nga, maring mag-iba-iba yung sagot natin, ano? Pero ang isa sa maring maging sagot ay kung babalikan natin yung point of view. In which, di ba ang tanong dito, is there any other narration that would make this fiction more appealing? Di ba third person siya, ano? So ngayon, kapag ginawa nating first person point of view, mas magiging appealing siya kasi mismong si Tata Selo ang magkukwento ng istorya. Okay? Pero fiction lang yan eh, kaya imposible. So pagpalagay na, no, si Tata Selo yung nagkwento, hindi mas magiging, sabihin na natin, magiging malinaw kung ano talaga yung nangyari, kung bakit niya nagawa, kung ano talaga ang punot dulo ng, sabihin na natin, dahilan, ano, kung bakit na pagbili, na embargo, yung kanyang sariling lupain, ano, kay Kabesang Tano. So yun, yung mga ganong idea na masasabi natin. Plus, malalaman natin, ano, ma-explore natin yung kaisipan, yung damdamin ni Tata Selo, yung kanyang nararamdaman, ano, in which sasabihin niya dun sa istorya na yon. Kasi, siya mismo yung main character eh. Okay? So, ganun, para mas maging appealing, ano, yung other narration, kumbaga, kung magiging first-person point of view siya. Alright? So, ganun lang kasimple. Alright, sige, next. Number 3 na tayo. Do you like the ending? How do you say that? Or how do you say that, ano? So, para sa inyo, nung nabasa niyo yung istorya, so gusto niyo ba yung ending ng istorya? Parang more commonly masasabi natin, ano, hindi natin gusto yung ending kasi hindi siya happy ending. Diba, mas maganda kapag ang ending ay happy. Happy ending. Kasi nga, naroon pa rin siya daw sa kulungan eh. So, ganun pa rin eh. So, dahil nga sa kanya nagawang kaso. Kumbaga putol yung istorya, hindi buong-buong natapos kung binalaya siya or kung ano man nangyari na solusyon. Kung nag-usap ba yung pamilya ni Tata Selo
sa pamilya ni Cabezang Tano. Okay, para kumbaga sabihin na natin magkaroon ng agreement. Something like that. Pero wala eh. So doon sa istorya, parang butol na sabihin na natin naroon pa rin sa kulungan. Okay, something like that. Alright? So yun lang naman ang magiging sagot natin para sa number 3 na ito. So anyway, sige. Ang tawag dito, actually, proceed na tayo sa next ano. Sige, next na tayo. So, if you were to end this fiction, how will it be? Yan, medyo mahirap na katanungan yan. So, kung ikaw daw, halimbawa, author ka mismo, paano mo daw siya tatapusin yung istoryang yon? So, kayo, personally, paano nyo tatapusin yung istorya? Well, if I were, ano, to end that fiction, that story, I'd end it similarly, but add some scenes wherein the present government official adds and implement new laws which can prevent the recurrence of a similar tragedy. Okay? So, ayun. At para mabigyan nga rin, sabihin na nating pagpapasya kung ano ba dapat ang mangyayari kay Tata Selo kung ikukulong siya hanggang mamatay o hindi. Okay? Sa kanyang sitwasyon. So, yun lang naman. Kaya nga ang focus din noon ay yung government. Ano dun sa government official, yung alkalde, nagpatawag sa kanya. Okay? Or yung mayor. Okay? Yung mga ganong bagay. Okay. So, sige. I think let's proceed na sa next. Huwag natin masyadong diinan, ano? Okay, ito muna next. Nakalagay dito, literary approach na tayo. So, tapos na tayo sa narration, ano? Eto na, feminism. Ngayon, ang feminism, syempre, ang focus natin dito yung about sa kababaihan. So, ang unang tanong dito, ano? What do you think is the illness of Saling? Kung ating binasa yung istorya, wala dong nakalagay, ano? Kung ano nga ba yung sakit ni Saling. Pero may sakit siya. Pinauuwi siya ni Tata Selo. Kumbaga parang wag nang mag-intervene sa kaso or what. Ano. So bahala na daw si Tata Selo doon. Parang ganun ang idea, sabi niya. So ngayon, ang tinatanong dito, ang den ng feminism, what do you think is the illness of Saling? So ano nga ba yung sakit? O sino nga ba si Saling? Ano? Si Saling yung anak ni Tata Selo. Pero kung tayo ay manguhula, no? Or sabihin na natin mag-analyze tayo, si Saling ay maaaring nagkasakit dahil siya ay magbubuntis due to rape. Actually, ganito kasi yan. Ni-rape daw ano, si Saling ni Cabezang Tano. Isa yun sa dahilan kung bakit tinaga accidentally ha, ni Tata Selo siya. Bukod sa lupa, ano, na sariling lupa daw, na napa-anulaang, kumbaga ay, napa-arkila, kung tawagin. Ano. So anyway, so dito, sa number one, ang magiging sagot natin dyan, ay maaaring nga, buntis, ano, si Saling, dahil siya ay na-rape. Okay? Ni Cabezang Tano. So, anyway, sige, next. I think number 2 na tayo, ano? How is Saling depicted in the story? So, ayun. Paano natin na makikita yung ilustrasyon about sa pagkatao or about sa katangian ni Saling dun sa fiction na yun? So, maaari nating masabi kung ating analyze yung istorya. So, si Saling ay hardworking and loving daughter who rushed to aid her father even though it costed her virtue and integrity. So, yun ang maaaring maging sagot natin sa number 2. Sige, next na tayo. What do you think the mayor did to her? Why didn't she want to go home? Doon kasi sa istorya, nung ating binasa, no? Ito kasing si Saling, naging helper nga, no? Ni Cabeza. So, naging helper siya para
at least makatulong ano sa pamilya ano bilang pamilya no ni Tata Celo. So ganun. But doon sa kalagayan niya no kay Saling, kagaya ng ating nasabi ano na na-rape daw siya. At kaya kung bakit yung mayor ano na tinatawag dito or sinasabi dito sa tanong, what do you think the mayor did to her? Why didn't she want to go home? Okay? Kasi nga, ayaw ipanghalandakan or sabihin na natin kumalat yung balita na na-rape siya. Kasi masisira yung integridad ng pamilya ni Cabeza. Plus, syempre, yung pagkatao, yung purity ni Saling. Mga ganong bagay, di ba? Pero more on ano siya, siyempre makasarili. Kaya kung bakit, sabihin na natin ayaw pa uwiin, okay, ni Mayor daw sa kanilang bahay, ano, si Saling. Baka kumalat ngayon ganong balita. So yun lang naman ang maaaring maging sagot natin dyan sa number 3. Sige, huwag na natin masyadong pakalawigan. Next, if you were the author, how will you make Saling react to the situation? So, ayan. If I was the author, I'd keep the story the way it is because there wouldn't be a story to tell if I'd follow the courageous way to act. However, what happened to Saling happens to me. If I was raped, for example, at present, wherein, alam ba ako, babae, ano? Wherein somehow justice can be attained from time to time, and I have the power of social media, so I won't wait for my father to commit murder. Just because I was afraid of the Cabeza or of having myself shamed due to the loss of my purity. Instead, I will fight for my rights. So I cannot blame Saling for her decision because during then, justice for the poor was even more scarce than now. Alright? So yan ang maaaring maging sagot natin sa number 4. Sige, let's proceed to the next. What does the author want to tell of the role of the mayor or mayor towards Saling? So doon sa kwento na yon pinapakita no yung role nung Cabeza or nung mayor to Saling was to show the gap, yung pagkakaiba or yung agwat ng mayaman sa mahirap na nagpapakita ng kumbaga cruelty or cruel abuse of power. So that is why, doon nga sa pangyayaring yon daw, ay na-rape daw si Saling. Okay, ni Cabeza. So, ayun. Anyway, yun naman ipang karaniwan na nangyayari ano, sa atin din, ano, na yung tinatawag natin na power abuse and injustice committed by corrupt officials. Okay? So, ayan yung number 5, ano, na maaari nating sagot. Okay, sige, next. So, bago tayo dumako sa next, atin munang basahin ang nakalagay dito, ano? It talks about new criticism. So, dito sa new criticism, or tinatawag natin formalism. Sige, basahin lang muna natin, ha? Another approach that shaped the mind of literary enthusiasts is formalism, which is also called new criticism. This uses close reading of a piece of literature. This means that a formalist interpretation of a work of art is formulated by the information and details of piece itself. Formalists do not interpret a work based on matters. Take note of that. So kapag in-apply natin yung formalism or new criticism, do not interpret a work based on matters.
that are outside the confines of the work, like history, politics, society, time, or even the author. So parang wala silang karapatan, wala silang pakialam, ano? Okay, kung matouch yung usaping politics, society, history, or kung ano man. Basta, ang focus lang nila ay yung technical features, hindi yung content. Yon. Yun ang pinaka-idea ng New Criticism. So nakalagay dyan, they see it autonomously and can be gauged through internal structure and language. Considered are form, structure, technical features as more important than the content and context. Okay, yung parang mismong itsura lang, ano ng pagkakagawa, structure, yung form ng sabihin na nating text. Okay? Kaya kung mapapansin natin, pwede natin ma-apply itong New Criticism dun sa kwento ni Tata Selo. Kung mapapansin nyo, paulit-ulit, may mga paulit-ulit dun sinasabi na idea, tapos yung paggamit ng mga quotation or sabihin na nating symbols, na ano ha, literal na symbols, halimbawa yung mga tuldok-tuldok, okay? So, kung ano na pa man, kumbaga technicalities, ano, na paulit-ulit din yung mga sabihin na nating idea. So, ganun. Anyway, next, formalist focus is on rhetorical and logical connection within the writing. Moreover, formalists look into the sound and syntax of poetic language. Yan, yung mga rhyme, repetition, and word picture. Yun ang sinabi natin kanina. This criticism favors medium over content. Yun ang sinasabi natin, kumbaga yung mga technique, yung focus natin dito, ano? Over content. Also, this criticism philosophically question the method of communicating ideas and value expression. Ayan. So, it looks into the manipulation of language by the artist to achieve the aesthetic effect. So, ngayon, atin lang dagdagan ng paliwanag ito. Itong New Criticism, pwede natin mabigyan ito ng example. By the way, additional lang na sabihin na natin definition. It is said to be itong New Criticism or formalism, a text, historical and cultural context are irrelevant. So ulitin natin, a text, historical and cultural context are irrelevant. So hindi talaga magkakonekta. Let's say for example, if we're going to look at such as yung culturally significant ano na text na libro, yung Uncle Tubbins or Uncle Tom's Cabin. Hindi ko alam kung maring narinig nyo na yung book na yon. So, dun sa Uncle Tom's Cabin na sinasabi natin, so doon, ang idea noon ay about sa slavery, di ba? Ngayon, kung i-apply natin ano, yung Uncle Tom's Cabin sa ating New Criticism or formalism na tinatawag dito, we should avoid the temptation to read it as an anti-slavery novel. Bagaman yung Uncle Tom's Cabin na sinasabi natin ay about sa anti-slavery, but if we're going to apply yung idea ng New Criticism or formalism, so kumbaga hindi natin papansinin na about sa anti-slavery novel yun. Basta yung pagkaka-structure, sabihin na nating pagkakagawa, no? Pagkaka-construct nung mismong istoryang yon, yun ang ating pinapansin. Hindi yung mismong content. Kaya yan ha, ang focus dito sa ating New Criticism ay yung medium. Okay? Hindi content. Alright? So yun lang naman. Akin lang siningit yung ganoong bagay. Sige, I think let's proceed to the next. So, ito New Historicism. Okay. So, ito yung nabanggit na natin yung idea ng New Historicism, di ba? Na para bang yung pangyayari sa kasalukuyan ay sapagkat dahil may nangyari na noon. Or, parang sabihin na natin yung sa kasalukuyan ay magkakaroon ng epekto sa hinaharap. Something like that, okay? Kung makikita natin sa mga different story, ano, di ba? May mga ganong pangyayari. So, ayun, sa New Historicism,
deals with the cultural context during the writing of the piece of literature. Kinukumpara mo rin siyempre yung halimbawa kung kailan yun naisulat, ngayon iko-compare mo siya ngayon. Okay, kung anong kultura ngayon kumpara noon. Something like that, ano? So a new historicism. Sige. Next, dito sa number 1, sagutin natin nang mabilis. What in the fiction can you base your assumptions of the year it was written? Actually, mahirap mang hula, no? Sabihin na natin kailan daw, ano, isinulat. Maari yung Tata Celo na istorya. Maari natin masabi na it was written, kumbaga noong around mga 60s or 80s, mga ganun daw, ano? Maari nating masabi. Kasi nga, kung makikita natin na during that time kasi, Spanish colonization, okay, mga ganun pagkakataon. So, 60s, so, mga naunang panahon, ano? So, anyway, syempre, iba yung kultura noon kumpara ngayon, nating masasabi. So, around mga 60s or 80s, okay? So, sige, next na tayo. Compare the culture of the people. Nung panahong una, syempre, ang idea niyan, ano, ang mga tao magagalang yan. Mataas yung respeto sa mga, at saka takot sa mga politician at authorities. Ngayon, well, ganun pa rin naman. Pero, syempre, nag-iiba na, no? Iba na yung parang trato natin sa politician or what, ano? So, yung iba kasi dati, di ba? Yung mga politician noon, kung atin titingnan, sila ay, alam ba, pagtatakbo ka ng mataas na posisyon, ay mga attorney eh. So, ngayon, pag natakbo mga presidente, kahit ano ka lang, boksingero, di naman sa minamasama ko yung mga kandidata natin sa presidente, at dun sa iba pa, no? Kahit, alam ba, senator, ano? Kahit YouTuber ka lamang, wala kang ganong alam dun sa mismong mga law, basta popular ka lang, pwede ka nang tumakbo. So, ang pangit tingnan, di ba? Yun, kumbaga, akin lang view, ha? May singit ko lang. So, kumbaga, yun naman ang realidad ng buhay, di ba? So, kung ating makikita, yung panahong una, mga ano eh, mga attorney talaga, mga natakbo ng sa government official, okay, matataas na posisyon. Pero ngayon, aktor ka lamang, action star ka lamang, o nakakatakbo ka na ng senador, ano? So, ang pangit tingnan, ano, yung imahe ng Pilipinas kapag kagayon. So, sa pabagsak, ano, salip na napaahon, sa pabagsak dahil sa mga ganong mga pangyayari. Ay kaya kung bakit ganon, ay dahil na rin ng mga tao, ano? Yung mga bumoboto sa mga ganon. Okay, kaya kayo, syempre, mga student, iboto natin yung karapat-dapat. Mataas yung accomplishment, maraming achievement, ano? Okay, at related din, syempre, yung mga nagawa, ano? About sa komunidad, sa bansa, ano? Yan, yung mga ganon, ang karapat-dapat iboto. Hindi yung basta popular lang, or anong gagawin nila, ano, in long term. Siguro, sa una, medyo magpapasikat or what, marami magawa talaga, ano. Pero in long term, ano magagawa nila? Sa mga sikat lamang, mga aktor lamang, tatakbo ng mga pagka-senador, YouTuber lang, okay? Yun lang naman, ano? Pero hindi ko naman sa minamasama. Pero yun ang ating masasabi. So, kanun para lang natin, anyway. So, nung kasi nung panahon una, ay talagang kagalang-galang, respetado ang mga politician. Okay. So, sige, next. Huwag natin masyadong pabain yung ganun. So, let's proceed to the next na, no? So, ito na. Formalism. Ito yung binabanggit natin kanina. So, what pictures of scenes or places or things become vivid in your mind as they are described in the fiction? Actually, ito na yung last, ha? Nating natalakayin dito. So, ito. Basahin natin ulit yung tanong, ano? So, what picture of scenes or places or things become vivid in your mind as they describe in fiction? So, ano magiging sagot natin? Siguro, yung physical abuse na natamo ni Tata Celo, di ba siya ay sinikmuraan, ano? Or sinuntok, binugbog as in, ano, dun sa estakid
So kapag sinabi natin stacked, kulungan, binugbog ng hepe, okay? Binugbog ng mayor. So mga ganon, mga pagkakataon na sabihin na natin vividly na mapipicture natin, ay matanda na siya, ano? So nagawa niya yung krimen na yon dahil lang for his family na rin. So ayun, anyway, sige, next. At saka, maaari din nating sabihin na natin ma-vivid imagine, okay? Malinaw na ma-imagine o ma-visualize yung pangyayari kung saan yung alitan. Sabihin na natin alitan muna, no? Then humantong dun sa murder. Okay, between na kabesa at tataselo kung bakit niya nataga at yung moment na tinaga niya. Okay? So ganun lang naman magiging sagot natin sa number 1. Sige, next. Do they have meanings or are they symbols of what? So ito, number 2. Do they have meaning or are no? Or are they symbols of what? So yung binanggit natin na stacked. So pwede natin bigyan siya ng or mag-fall under dun sa symbol na tinatawag. So, ayun, yung stacked, kapag sinabi ganon, prison bar siya, symbol siya of being oppressed. While the tagak is the symbol of fighting back. Okay? So, ganun lang naman, ano, ang ating masasabi. Okay, sige, next and the last. Ito na yung pinaka-last na tanong dito, ano? How do the incident help you create conclusion about the characters and events? Well, ang masasabi natin, ano, yung foreshadowing of events was indeed cryptic. But at the end, there was a final confirmation of the ideas formed and the readers were able to draw a conclusion of the totality of the events that transpired. The story narration was designed to build up ideas which gives off slow phase revelation. Okay, unti-unti na pinakikita yung mga revelasyon kumbaga sa mga pangyayaring yun. So kung ating babalikan, okay, sa kahuli-hulihan ano, ng ating istorya na analysis, ano, story analysis about kay Tata Selo. So siya ay nakapatay, murder, ano, kay Kabesang Tano, ay sarili niya kasi sa kahana, itunungkod-tungkod siya, plus yung kanya daw, anak kasi daw, sa ngayon dun sa backstory, ay nirape ni Kabesa. And that is why, accidentally na napatay niya, pati si Kabesang Tano. So, sarili niya kasi rin lupain yun, ano, ni Tata Selo. Pero since napagbenta niya, or sabihin natin, parang dating kasi, ay ano, arkilabaga ang tawag, or may iba pang katawagan dun eh. Pero you get the idea naman, ano? So, ayun. Yun, umiikot yung istorya at yung mga tanong ay ating nasagot naman, ano? So, I hope tayo ay nakasabay, ano? Sa ating pag-aanalisa about sa istorya ni Tata Selo. So, actually, meron pa tong kasundo na ibang istorya or different story. So, yung morning in Nagrebkan. Pero yun ay paggagawa ko na lang activity. Yung mga katanungan na nakalagay doon sa module. Okay? So, yun. Ang magiging first activity ninyo. So, ayan. So, I think okay na tayo dyan sa ating pag-analisa sa istorya Tata Selo ni Rogelio Sicat. So, ayan. Dyan nagtatapos ang ating last part ng about sa Philippine literatures. So, I hope you learned something new na rin, syempre naman, sa ating lesson na ito. Bagaman about umiikot lang sa mga istorya. No? So, have a nice day and God bless.